Virtual kwentuhan at kulitan. This is the best time for us to reconnect. There's always a reason to smile. Tough times don't last. Always remember that God is good. Take a break to pause, to relax. Hindi ko mabilang. Ang dami. Carry natin yan. Dahil level up na ang bonding natin online. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Kung ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. Got it, because may meaning sa akin. Na-addict ako sa pag-bake. Fitness and writing songs. Watch the play and have fun with yung new normal. First, your avocado. Nasaan na? Kamain daw po yung pink na may stud. Pretty siyang tingnan pero masarap. Social distancing. All these and more only on Kapamilya Chat. Kapamilya all over the world, Luzon, Visayas, and Mindanao. I'm Jeremiah and welcome to Kapamilya Chat. Kapamilya, we are now streaming live via chat.abs-cbn.com and also live na live din po tayong napapanood sa ating official Facebook and YouTube pages. Kapamilya, nako, ang dami ng kanina pa nakaabang at nakatutok dahil this afternoon, on a Friday afternoon, habang kayo ay nagme-merienda, nagmumuni-muni dyan, ay nako, tutok na dito sa Kapamilya Chat dahil siguradong mapupuno ng good vibes, ng kantahan, ng katatawanan ng ating Friday afternoon dahil sa makakasama natin. Kapamilya, live dito sa Kapamilya Chat. Let's all welcome our dental diva, Miss Kakay Bautista! Hello! Hello sa inyong lahat! Kamusta kayo dyan? Kamusta yung mga ano dyan? Yung mga may pinagdadaanan? O huwag na kayong tumambay dyan. Dumaan lang kayo. Agad-agad, no? Agad-agad, di ba? Bumabati pa lang si Miss Kakay pero humugot na mga kapamilya. Oh, lalo na yung mga na may pinagdadaanan ngayon sa puso. Kaya yun yung guys, huwag kayong bibitaw. Ayan na. Ay, hindi, bumitaw na pala kayo kung kailangan eh. Pero ito na, oh, di ba? Hugutan agad. Mga kapamilya, gusto nyo ba? Napusuan nyo ba agad yan na hugutan pa lang, simula pa lang. Pero ito na nga, pag-usapan na natin, Miss Kay, ang iyong project na Gold School, The Best of OPM. How does it feel po na mapabilang sa napakagintong proyekto ng Star Music na Gold School? Alam mo, nung nalaman ko na isasama nila ako doon, syempre na na-excite ako. At syaka, kinabahan ako kasi para mapasama ka doon alongside with some talaga yung iconic artists natin dito sa industry, sa music industry. Parang kinabahan ako, tsaka syempre parang hindi ako makapaniwala bakit ako kasama doon, pero cliname ko na, tsaka nagpasalamat na ako, deserve ko kaya ako na pasama doon, kaya nagpasalamat na lang ako, tsaka sobrang kinakabahan ako kasi bukod sa ano, noon lang ulit ako kakanta ng live na may banda na may kasamang iba. Kasi usually, kumakanta tayo, streaming lang, or talagang, ito yung seryosong kantahan, di ba? Noon lang ulit, nung sinut ka talaga yung, ano, yes, yung pinalabas natin sa Gold School. So, kumbaga, grabe. Concert feels talaga naman kasi itong sa weeknights ni Kakay. Pero, totoo Ate Kay, deserve mo naman talaga. Talagang pinatunayan mo rin yung husay mo. Grabe. Ito mga kapamilya, most viewed po yung Kakay sa weeknights. Grabe. Pero, Ate Kay, bakit sa weeknights ang title ng yung pa-concert ganyan? Ayan, yan tayo, yan siya. Oh, ito na nga. Tayo. Teka lang, gusto ko na magpasalamat sa lahat ng nanood ng streaming hanggang ngayon na nag-view pa rin dun sa Gold School. Maraming salamat sa inyo guys. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. And akong may mga nagko-comment doon na Kakay Bautista. Ako talaga 'yon. Nagko-comment talaga ako. Patulera ako pero salamat sa inyo. Salamat sa mga pumapansin, salamat sa nambabash. Ibig sabihin, pag napapansin nyo, interesado kayong manood, yes, at interesado kayong makinig sa akin. Thank you so much. And kaya nga sa weeknight, ewan ko ba, bakit sa weeknight? Bakit nung sinabi talaga sa akin, ano bang theme? Ano bang tema nung ano natin? Ano yung mga klase ng kanta na kakantahin? Sa weeknight, sabi ko, pag sawi ako talaga, ate Ruth, ate Kat, ako talaga pag sa weeknight, sa rocks. So yun lang ang nasabi ko, kaya siguro dahil nga din sa views ng isa ko pang video sa isang
Pwede ko ba sabihin? Sa Wish? Oh, dahil nag-accumulate siya ng marami talaga views. And thank you sa inyong lahat din. It's now your chance to support naman Gold School para magkaroon tayo ng marami ding views. And then, yun siguro. Tsaka, dahil siguro din sa Bakit Nga Ba Mahal Kita, dahil ang dami din yung stream sa Spotify, sobrang dami. Thank you, thank you, thank you. At kahit saan ko siya i-perform, nire-request talaga siya sa event, sa stream, lahat lagi talaga. Salamat siguro dahil sobrang na-appreciate nyo yung pagiging hugot ko sa mga, pagiging hugot queen ko dun sa mga kantang kinakanta ko. Eh, puro pang heartbroken yun eh, diba? So, kaya napili nila ako siguro to do sa We Nights for Gold School. Eh, ako na talaga, ako na talaga. Mismo ka dyan, Atik. Ay, grabe yun. Talagang saksak puso, hashtag relate. Alam mo yun, hugot songs talaga ni Atik. Pero, Atik, syempre kilala ka namin bilang ganyan, super fun, bubbly, komedyante. Paano po kayo ganun kabilis mag-shift ng emotions nyo na kapag kakanta, in character agad? Yung talagang may pati-re-eyed pa talaga yan si Atik. Grabe siya. Alam mo kasi, laging pinost ko to kasi dati. Kasi nung nagsistart ako, sa theater pa lang, sa isang workshop, kasi pag bata ka, hindi mo pa alam eh kung ano ba yung essence na pagiging mga awit mo eh. Kung mga awit ka bang matatawag pag bata ka. Kasi ang alam ko lang doon, pag mataas, ganito, kaya kong abutin, ganyan. Kung mababa, kailangan kong abutin. So nung nag-workshop ako for theater, sinabi sa akin ng isang mentor ko na, pinaulit-ulit niya ako sa isang kanta na kailangan ko kantahin nung araw na yon. Sinabi niya, wala akong naiintindihan, hindi dahil hindi malino yung sinasabi mo, pero wala akong naiintindihan sa storya ng kantang sinasabi mo at kinakanta mo. For you to be able to be called as an artist, lalo na in music, because you're singing, sabi niya ganun, you have to be a storyteller, sabi niya ganun. As an actor also, and also as a performer, when you dance, when you sing, when you act, you have to be a storyteller. You have to relay the message of the song to your audience. Always and always, birit man yan o hindi, you have to be a storyteller. They have to feel what you are feeling when you are singing the song. So hindi na talaga nawala yun sa akin. So every time nakakanta ako, nakakakilig, masaya, lively yung kanta, mabilis, and lalo na paghugot, I will always make it to the point na kailangan maramdaman din ng audience ko o yung listener ko kung ano yung nararamdaman ko para ma-relay ko ng tama yung message. Kasi para, di ba, kakanta ka ba ng malungkot kung sa loob hindi ka malungkot if you don't internalize the emotions that is needed for you to be able to relay the story of the song. Hindi ka magiging effective na artist if you don't do that. If you just sing and you just like nire-recite mo na yung lyrics but you don't actually understand the song. Yes. 'Di ba? You don't actually understand. Oo, mataas ang boses mo but do you make your listener feel what you feel when you sing the song? Yes. Whether it's malungkot, whether it's masaya, whether it's nakaka-in love. So tumatak yun sa isip ko. So simula nun, hindi ko na nakakalimutan yun. Every time nakakanta ako ng mga kahit anong kanta, lagi nakastak sa utak ko. Kailangan masatisfy yung audience ko. I have to make the listener understand what is the story of the song. Yes. That I'm about to sing or whatever I am singing. So yun. So yun nakalagay. I have to be a storyteller because I am a performer, I am an artist, and sometimes I consider myself as a singer. Pero yun talaga yung tumatak sa isip ko. Mm-mm. Grabe. So yun. True enough, Ate Kay. Talagang nakakakonek eh. Kasi nung kinanta mo yung Bakit Nga Ba Mahal Kita doon si Sawinet, sabi ko, ba't parang nagkukwento lang si Ate Kakay? Pero bumibirit siya. Alam mo yun, talagang parang nakikipag-usap lang siya. Pero ang ganda, ang sarap pakinggan. Pero speaking of that, Ate Kay, paano ka nag-prepare dito? Kasi grabe yung kay Morissette na kinanta mo. Naririnig mo ba? Nakaupo lang mga kapamilya, kalmado, ganyan. Lalaglag yung uterus ko yan siya. Alam mo, ilang araw akong nagpahinga. Pero nung night after, before noon naganap yung Gold School, di ako makatulog. Sobrang kinakabahan ako. Yung kabo ko umabot talaga, lumampas talaga. Siguro 4 feet lang ako, di ba? Umabot siya ng mga 10 feet. Ganun ka lala yung kaba. So,
Trivia kasi to dun sa Bakit Nga Ba Mahal Kita. When I recorded that song, sobrang saya ko kasi first time ko magkakaroon ng single. So, ang saya ko kumanta. Di nag-recording na kami na yun, Sir Rox. Ganyan. Kakaulitin natin. Hindi ko nararamdaman. Masyado kang masaya. Kasi nga ang saya ko eh. So, ang ginawa ko, pinatay namin ilaw. Sinabi ko yun sa Gold School, di ba? Mm-hmm. Tinignan ko yung picture ni Aaron para maalala ko yung pain. Kasi it will not be effective eh. Hindi ako magiging effective and affected kung hindi ko gagawin yun, kung hindi ako mag-internalize and hindi ako magpo-focus dun sa story ng song. Eh, sakit-sakit nung kanta, di ba? Sobrang sakit. Pasyunga-syunga yung character ng tao dun sa kanta, di ba? So, yun yung ginawa ko sa Gold School. Talagang sabi ko, wait, Direk, actor's cue. Parang ka-arte ka kasi kailangan ko mag-internalize. Kailangan kong i-recall lahat ng mga pain or kailangan ko bumalik dun sa stage na sobrang painful pa ang lahat when it comes to love for me. So, kailangan ko alalahanin yung lahat. At saka guys, isi-share ko na sa inyo, when I did Gold School, uminom ako ng soju. Kasi, ay sobrang saya ko kasi. For me to be able to internalize and put the story back to its place sa song, kailangan kong masaktan. Mm-hmm. Kailangan kong pumunta sa ibang mundo. Ganun ako ka-intact sa craft ko kasi. Ganito ko, kailangan, hindi pwedeng palpak eh. Kung hindi man ako tumama sa ibang mga nota o hindi ko man maibato ng tama yung nota na ibato sa inyo, sa listeners, at least yung feeling nung kwento ng kanta andon, maibigay ko sa audience. So talagang sabi ko, paano ko gagawin? Kasi sobrang saya ko nga. Andon ako sa estado ngayon sa buhay ko na masaya ako na kailangan ko mag-isip para pag kumanta ng malungkot, kailangan kong mag-isip. Lalo ng pagkanta. Kasi pag-arte, mabilis eh. Kasi you are in the situation. You have co-actors around you. Diba? May pwede kang motivation. And dun ka sa eksena. But when you sing, paano? Diba? Paano? Lalo na pag may crowd, tapos kung camera lang yan, how do you do it? Diba? So you have to internalize. You have to, in just seconds, you have to do it. So nung bagong nangyari yun, sinabi ko, Direk, okay na po. Nakapag-internalize na ako. So habang kumakanta ako, I just remember the lyrics. Yung kinakain ng kaluluwa ko yung lyrics para, alam mo yon, hindi na ako mag-iisip, nandun lang ako sa zone. Nandun lang ako sa zone na yon. And pag mag-spills na, I just snap out of it. Oo. Ganun kabilis. Ayun yung sinasabi ko, mga kapamilya. Alam mo yun, pagkatapos ng kanta, ay, lively, masaya ulit si Ate Kai. Baliw na ulit siya. Oo, diba? Grabe. Pero ito na nga, ayun nga pala ang sikreto, mga kapamilya. Nag-soju si Miss Kakay. Pero huwag yung gagayahin yun, ha? Siyempre, oo. Kailangan na lang yun para makakonect sa ating mga listeners. Pero syempre nga naman, sabi niya nga kasi super saya niya. Syempre nga naman, nabigyan ka ng pagkakataon, di ba? So, concert feels, talagang deserved niya naman. Pero doon sa limang kanta na kinanta mo, Ate Kai, ano yung masasabi mo na pinaka malapit sa puso mo? Syempre, yung Bakit Nga Ba Mahal Kita. Yung Bakit Nga Ba Mahal Kita ang pinakamalapit. Alam mo kasi, bago ako nag-record ng Bakit Nga Ba Mahal Kita, sa Star Music, Star Pop, marami nang nag-offer sa akin, marami nag-alok to do a demo of that song. Because isa yan sa mga pinak-paborito ko. Marami nang record label ang nag-offer nun. And then I did one sa isang record label and then nawalay ako. sobrang gusto nila, they like me, but sinabi nila na, pag ganyan kasi, it's business, di ba? You need a lot of sponsor, you need a lot of backup, people. And so, hindi napunta sa akin yung deal. And then, sobrang grateful ko for Star Music na binigyan nila ako ng chance na ma-record yung kantanto. So, it will always be the most memorable song para sa akin. Kasi iyan yung una kong na-record na kanta at yan yung nag-generate ng sobrang daming views. Yeah. Yan talaga, isa sa mga ayan yung ano ko, swerteng song ko. Yun. Kaya malapit talaga sa puso ko yan siya. Masakit man yung ano yung meaning ng kanta, pero para sa iyo Ate Kai, lucky song mo yon kumbaga, 'di ba? Oo, at saka alam mo idol na idol ko kasi si Rosel Nava. Oo, at saka gustong-gusto ko talaga yung mga kanta, at saka yung kantang yan gustong-gusto ko talaga.
Promise. Lagi ko nakanta sa video, okay? So, sobrang saya ko nga, di ba? Hindi ko nga na-record ng malungkot noon. Masyado ako masaya kasi finally, magkakaroon ako ng isang single tapos yan pa yung kanta. Di ba? Mm-hmm. Ang sarap ng feeling. Nakakasaya ng puso. So, yun. Pero ito na nga, speaking of mga hugot, Ate Kay, ano yung advice mo sa ating mga kapamilya na talaga nga namang luhaan pagdating sa pag-ibig? Eto right? Na. Eto na nga, di ba? Eto na nga. So, guys, alis muna ako, ha? Kaya okay, bye-bye na. Alam mo, actually, wala akong ma-advise eh. Kasi alam mo kung bakit? Through the years na ako mismo nakaranas ng heartbreak, natutunan ko na walang umi-effect na advice. Not unless you want to listen. Not unless you want to change. Not unless you are ready to move on. So, ang lagi ko na lang sinasabi, pag meron akong mga kaibigan or meron akong kakilala na yung in a relationship na nahirapan na sila, na ganito, lagi ko lang sinasabi, it's either you leave or you stay. Yun lang. Don't ask me anything anymore. You leave or you stay. That's your dalawang choice. Pero other than that, wala na akong ina-advise, lalo na sa love. Kasi natutunan ko na eh, na, kasi ako na-experience ko din na, kahit anong pukpuk ng mga kaibigan ko, kahit anong sinasabi ng ganito, kahit ang dami mong binasang libro, ang dami mong pinanood para ang dami mong ginawa sa buhay mo, nag-umescape-escape ka, nag-travel ka, pero nandun ka pa rin, mahal mo pa rin yung tao. Because you don't want to move on pa. You're not yet ready to move on. Your heart and your mind is not ready to move on. Andito ka lang. You don't listen. Naririnig mo lang, but you don't suck it in. Diba? Tama. So, yun ang masasabi ko. Move on when you're ready. Yes. If you can listen sincerely to an advice, pag may narinig ka na isang advice sa'yo na isang kaibigan mo na hindi mo kayo natulugan at inisip ko na inisip, ibig sabihin, you are ready to listen and to move on. Oh, yes, it's a sign. Yes, diba? It's a sign na nga mga kapamilya. Pero sabi mo, Tikay, no? Talagang kahit anong sabihin din naman ng mga kaibigan natin sa paligid natin yun. Na sabihin na, iwan mo na yan. Eh, ikaw, itong si talagang in love na in love. Eh, ang pakikinggan, at the end of the day, yung decision mo pa nga rin naman talaga ang magmamatter. Yes. Pero kapag yun, tama nga, pagka ready na talaga, eh, laban na yan, ipush mo na talaga yun. Yes. Grabe, hugutan tayo sa tanghaling tapat, Ate Kay. Gusto mo ba? Oo. Sa init ng araw na ito, diba? Diba? Oo, tama. Tama. Ayan na nga. Pero ito na nga, going back sa mga performance mo, Ate Kay, as an artist, ikaw, anong masasabi mo na, alam mo yun, kahit tayo ay nasa gitna ng pandemic, naka-stay at home, pero there are still platforms or ways for you guys to still connect to us, your audience, mm-hmm. andyan ang may mga Kumu, may mga TikTok, may mga virtual concerts. Ano po yung masasabi? Alam mo, mahirap pa for artists like me, especially sa mga theater people kasi nga ang laki nung jinump natin no from a crowded performance, a face-to-face performance, a live performance now with people around you no. Tapos technically mahirap siya like yung ginagawa natin mga Zoom and all yung streaming. Kala mo ganun-ganun lang yon. Para sa akin kasi pagka kumakanta ka or performer ka or artist ka, kailangan medyo knowledgeable ka about technicalities of streaming eh. So, nung nag-pandemic, Diyos ko, dahil paano? Hindi ako marunong gumamit ng laptop ko, di ba? Hindi ko alam kung paano isasaksak yung... So, talagang kailangan mong mag-invest eh. Kailangan mong mag-invest ng learning. Kailangan mong pag-aralan, yung ganito. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako, bakit kaya ganito? Ba't di kaya gumana yung app na yon? Sobrang hirap for us kasi nasanay ang mga artista at ang mga performer na people do things for them. Mm-hmm. Mm-hmm. Lalo na yung mga prod people, di ba? Sila yung nagsiset up ng ganyan. So, nung nagkaroon ng pandemic, adjust! Yeah. As in, big leap, di ba? Adjust! Kailangan natin bumili ng mga ganito. Kailangan natin... So, paunti-unti, I think, natututo na rin yung mga tao. And thank God for yung mga platforms natin na ngayon na available na we can do so much na para mahatid natin kung ano man yung mga gusto natin ipahatid sa mga audience natin, sa mga listeners natin, and they still can watch you, di ba? Pwede kanilang pakinggan, pwede kanilang panoorin, and yun nga lang, malungkot kasi nasa
nasa box ka lang, rectangular ka lang na something, 'di ba? So malungkot lang, pero eventually matatapos din 'to and we will all go back to face to face performances. Hopefully ilang nako, 'di ba? Pagdadasal natin lahat. Topic lang, guys, laban. At gagawin natin ang lahat para hindi matigil ang entertainment world to give beautiful music to you, to give you beautiful performances, movies, TV, lahat, hindi tayo titigil. Para, di ba, bawas stress kasi yun pag may napapanood kang ganun eh. Di ba? Kailangan natin yan siya. Totoo, mismo ka dyan, Tekay. Pero totoo, yan na talagang, alam mo, yan naging techie tayo, instant naging... Oo. Yung mga pailaw natin from the audio, lahat na talaga, no? Mapapag-google ka na lang talaga sa mga paano gamitin yung mga ganitong bagay. Pero nakakatuwa. Totoo. Oo. Nakapag-adapt naman. Sobra kaya nung nag-gold school ako, nanibago ako kasi, ay, may nakikita akong totoong tao na nagano. Nagpa-piano, tumutugtog ng gitara. Kasi virtual mo na lahat ngayon napapanood, yes, diba? So, sobrang saya, may gumagalaw na tao, may busy na prod. Alam mo yon, may lumalapit sa'yo na ready na po. Yes. Nakakamiss kasi tayo dito, kahit yung event, magbe-briefing tayo, ano lang, Zoom, di ba? Oo, di ba? So nakakamiss yung may kausap ka na ready na po, ganyan, yes, di ba? Oo, nakakamiss pero sobra. Pero, yes, nakapag-adjust na tayo konti, no? Nakapag-invest na tayo sa mga pailaw natin, mga pamahid natin. Magagandang ilaw, ganyan. Ay, ang gastos din, ha? Aminin mo, ang gastos. Hindi ko in-expect na ganito kagastos itong mga gamit na to, ha? Hindi ko alam, pero kailangan natin mag-invest, eh. Para maganda naman yung sound natin, matuwa naman yung mga manonood sa atin. So, yun. Yes. Pero na-adjust. Eto, Tekay, syempre sa mga performance na nagawa mo in the past, if you were to look back, ano yung masasabi mo na parang unforgettable performance mo talaga? Ay, actually, madami. And lahat halos siguro ng mga unforgettable kong performance, siguro mostly ay yung performance ko sa theater, sa entablado. Kasi andun yung simula eh, di ba? Pero siguro, one of the most unforgettable was, ano, yung nung ni-surprise ako ni Ate Regine sa concert ko sa Music Museum. Isa 'yon. And then yung first performance ko sa Araneta as a performer, ha, na kumanta. Nakalimutan ko na kung ano 'yun eh. Pero ay hindi, I think concert ni Ate Vice 'yon, ni Meme. Nag-perform kami nila Jovet, si Marcelito. Ayun, kumanta kami. Ang sarap kasi ang daming audience, tapos grabe yung crowd. So, ang saya nun. Yun yung mga, marami pa eh. Tapos yung concert ni Jed, nanonood sa akin si Lea Salonga. Wow. Si Manang nanood siya. Napanood niya ako kasi nandun siya, nanood siya ng concert. So, nasa harap siya. Nasa backstage kami. Sa pagsilip kong ganun, sabi pa ni Jed, andiyan si Manang. Oh my God, kinakabahan ako. Tapos nandun siya sa audience, nasa unahan siya, nakaganon talaga siya sa akin. Eh, kasi napaka reactive ni Manang eh. Yung itsura niya, yung pag nakita mo yung reaction niya, yun yung reaction niya eh. So alam mo na if she likes your performance or not. Mm-hmm. So masaya naman ako kasi, yun. Eh, inspire ako lalo, nakita ko siya. Yes, kasi nga, baka hindi alam na mga audience dito na I was once her wardrobe assistant, Miss Lea Salonga. So, trivia yan. So, kilala ko na. Familia. Yes, oo. I was once her wardrobe assistant sa isang musical play. That was produced by Singapore Repertory Theater. Gusto ko lang sabihin na ang mga katrabaho ko doon ay British, Singaporean, yes, and Filipinos. Mostly British. So, dugugo kong ilong ko yan. Ayan na nga. 2001 yan. So, kilala ko na talaga si Manang. So, sobrang nasa starstruck pa ako sa kanya hanggang ngayon. So, kahit na nakatrabaho ko na siya. At andun pa rin talaga. Oo. At nakita ko ng kabuuan ng pagkatao ni Manang. Kasi wardrobe ako. Ako nagbibihis, di ba? Ako nagbibihis sa kanya. So, yun. So, isa yun sa mga... Tatlo yun sa pinaka unforgettable performances ko bilang artist sa Philippines. Yung nanood si Manang, concert ni
Gifted, yung duet namin ni Ate Regine, sinurprise niya ako, tsaka yung performance namin sa Araneta Coliseum, yung concert ni Meme. Grabe. Grabe, no? Nakakatuwa, Ate Kain. Natuwa ako dun sa Potrivia mo na dati talagang wardrobe ang work. Oo, dun ako nag-start. Pero ngayon talaga, alam mo yun, isa ka na sa pinapanood namin, isa sa hinahangaan. Kapag ka naaalala mo yan, Ate Kay, ano yung nafe-feel mo na talagang parang dati tumutulong ka lang sa mga, alam mo yun, magpa-perform. Pero ngayon, ikaw na mismo yung nagpe-perform sa stage. Nakakatuwa kasi, alam mo, aksidente lahat nangyari to eh. Pati yung pagsali ko sa theater, wala to kasi. Bago ako nag-theater, graduate na ako ng college. So may trabaho na ako, nag-apply na ako ng trabaho and all. So lahat to, aksidente lahat ng nangyari. Tapos yung pag-artista, may napanood lang nila ako sa isang musical play na produced by Celia Seligaspe and Ryan Cayabyab. The music was by Mr. Ryan Cayabyab, our national artist. Yes. So napanood nila ako noon ni Ricky Rivero, pinanood niya ako, tapos pinag-audition ako. Wala sa plano kong mag-artista, maging ganyan. Gusto ko lang talaga mag-theater. So aksidente lahat. Well, siguro yun talaga yung will ni God. Yun talaga yung fate ko, but never in my wildest imagination na magiging artista ako. Never, kasi I want to write. I want to be a writer and I want to perform in theater. Yun lang talagang gusto ko, bukod pala sa abogado. Tapos yun na, nag-start na doon. So, nakilala ko si Miss Lea, naging ganyan. Tapos kaya ako nag-artista kasi malaki yung sweldo. Nung first taping, kasi from theater, gumikita ka lang ng 500 a day per show, 300 per show, diba? So, parang nang sinabi, magkano po yung TF? Tinanong ko talaga agad. Magkano po yung TF? Sabi, ay, 4,000 ano po per tape. Ay, ang laki, 4,000. Nilaban talaga agad. Oo, go! Go, diba? So, yun, dun lang ako nag-start. Dun ako nag-start. Ay, ang laki, 4,000. Mabibigyan ko ng baon yung kapatid ko kasi nag-school pa yung mga kapatid. Alam mo yun, kasi breadwinner ako. So, dun ako nag-stick. Ay, laki, 4,000. Go ako. Grabe. Kasi nahihiya ako eh. Nahihiya ako eh. Sabi ko, ayoko nga. Pinipilit na nila. Sige na, mag-taping ka na. Taping lang naman yun eh. Hindi, nahihiya ako. Nahihiya ka eh. Nag-perform ko nga sa entablado. Sige na. O sige na, ang taas ng TF. Go na ako. Go nilaban na ako. At pinush talaga. Pero for sure, Ate Kim, maraming na-inspire at naka-relate sa kwento mo ngayon. Kaya naman, para sa mga hindi pa nakakapanood ng Kakay Bautista Nights, Ate Kai, go ahead. Invite mo na sila lahat. Ay nako, mga kapamils. Wow, kapamils. Kapamils, yes. Pinashow. Please do watch The Gold School. Nasa ano po yan? YouTube channel po yan ng ABS-CBN Music. Tama ba? Na, pwede nyo yung mapanood doon. Star Music and everything. Meron pong iba't ibang episodes yan. And yung sa akin po, sa We Nights, alam nyo na. Confirm na yun. Sa We Nights, alam nyo na kung bakit. Pwede nyo po yung panoorin sa August 29. This coming August 29. Yan. Makikita nyo po ulit ang aking mga pinanta dyan. So, tumutok lang po kayo at abang-abang kayo. Lagi kayo mag-browse sa YouTube channel ng ABS-CBN and Star Music. And ano oras nga yun? Yung August 29 natin? 4 p.m. yan. Sa ABS-CBN Music's YouTube channel. 4 p.m. Ayan na nga. Pero Ate Kay, eto na nga. I-shoutout muna natin. May nabasa ko. Ang ganda ng comment niya sa Facebook Live natin. Sabi niya, ay, sige. I miss Kakay Bautista. I'm so happy and blessed. Nakita po kita dito. For the past few months, I always watch your YouTube video, especially yung concert mo with Surprise si Miss Reg. Ayan na nga. Ay, thank you. Bakit nga ba mahal kita? Greetings from San Diego, California. Gusto mo hello. Hello. Ingat kayo dyan sa USA. My gosh, ang social. Sige, nood ka lang dyan. Lagi mapanoorin yung Gold School. At nako, para sa ating mga Facebook Live viewers, guys, lipat na po kayo sa ating official YouTube channel or sa chat.abs-cbn.com dahil ang susunod na ay ang pa-room tour ni Miss Kakay. So, oh my gosh, eto na. Kayo, lipat na at sabay-sabay nating makikita kung ano nga ba ang laman ng kwarto ni Miss Kakay. Kapamilya, ano, Facebook Live viewers, lipat na. We'll see you guys there. Bye! Bye! See you there! Eto na nga, Ate Kay, dire-diretso na tayo. Wala nang commercial. Yes. As a vlogger ngayon, si Ate Kakay, mga kapamilya. So take it away. Eto na guys, wait lang ha. Teka lang, pakibukas mo yung ilaw yan siya.
Napakaganda ng assistant ko, guys. Oh my, kasi pag andito ako sa kwarto, hindi, wag mo ilagay. Nari, para naka-blur yung likod. Hindi ko nga alam kung bakit naka-blur yung likod. Eh. Ayan. So, if you flip na lang natin yung camera para makita nyo, ha? Tapos hindi nyo na ako makita. Oo, mas importante naman kasi yung room tour. Tatayo na ako, guys, kasi right now, I'm in the... Hindi ko nga alam kung bakit naka-blur. Ewan ko ba dito yan siya. Okay, if you flip natin yung camera, simula natin dito sa aking kama. Ayan, na-flip ko na, ha? Ayan. Wait lang, bakit blurry nga siya? Ayan wait, na wait, 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 wait. Kung nasan naka-on ko. Ayan. Yung background, sabi. Ah, naka-on yung background. Teka lang, guys. Yan lang kayo, ha. Saan ba ito pinipindot yan siya? Background. Yan. Ah, blur. Okay, okay, okay. Ayan, ayan na nga. Ayan yung pinag-uusapan natin, Ate Kay, kanina na talaga tayo lahat nag-a-adapt sa lahat ating work from home setup talaga. Siyempre, hindi ko na naman alam. Wait lang, guys. Yan lang kayo. Ayan. Ayan! Go ahead, okay, eto na. Sige, pwede nyo na ako makita kasi hindi na blurry. Yes, eto po ang aking, pero hindi mas maganda yung naka-flip. Ang gulo ko, no, guys? Ayan po ang kama ko. So, simula natin sa pailaw ni Mayor. Ayan. So, itong pillow na to, bigay to sa akin ni Charlie Dizon, sa isa sa mga stars ng Four Sisters Four Sisters. The Wedding. Yes, ayan, si Charlie. Ayan ang tawag namin dyan, refreshment. Kung ano ang kwento ng refreshment na yan, hindi ko na ikukwento. Ang dami kong unan yan. Meron akong neck pillow. Meron akong lampin palagi. Tapos andito yung iPad ko. Ayan. iPad ko na hindi pabayad. Eto na nga. Eto na nga. May kulang pa ako. Baka naman pwede mag-donate. Charot. Ayan yung unan ko. Etong pillow na to, pillow to ng lola ko. So, kinuha ko to nung umalis ako sa Laguna. Dala-dala ko talaga. Para kasama ko yung lola ko. Ayan. Dahil wala na siya. Nasa heaven yan siya. Pero minsan, lagi niya akong dinadalaw. Charot. Ayan. Etong kama ko, lagi kong katabi yung mga bag ko. Kasi for emergency. So, andyan lang yung bag ko. Tapos ito yung maliit kong kumon. Ayan ang mga epektus. Andyan isang phone. Ito, wow, matanda. Yung mga pang-amoy-amoy. Yung mga pang-amoy-amoy natin yan. At ito yung streaming natin. Ayan, yung table. Isa kong phone. Tapos, may pang-masahe yan siya. Ayan yung pang-masahe. Ano pa? Teka lang, dito tayo. Sa tabi ng kama. So, ito yung side table ko. Andyan ang saksakan. Ayan, nakita nyo. Ayan ang mga... So, lagi akong merong tissue dapat dito. Ayan. Mga beauty derm products. Ayan. Ayan, nakita nyo. So, water, extra alcohol. Tapos, ayan. Andiyan yung mga kung anik-anik kong mga gamit. Kita nyo. May laughing Buddha dito. Swerte yan. Dapat daw, lagi mo kinikiliti. Tapos, ayan. Meron ako nito. Pinili ko to dati sa Singapore. So, sinulat ko lang yan, naisip ko lang yan. Kasi lagi kong iniisip na yung mga sinasamday ko dati, ang parang meaning nito, lahat ng someday mo, pwede mag-start ngayon. Yes. Kung pagbubutihan mo at pagtatrabahuhan mo. So, lagi nasa isip ko to, someday starts today. Ganda. So, lahat ng mga pangarap mo, na someday ay sana matupad mo, magsisimula yan today. Every day. So, ayan. Tindahan ba ako ng cellphone? Ayun na. Pamain na lang po, mga kapamilya. Pamain na lang po. Ito po, Huawei. Ito, iPhone. Ayan, meron. Andito yung salamin ko. Actually, dapat ginagamit ko. Tapos, post-its. Ayan. Hugis heart yan siya. Tapos, ayan. Mga ball pen. Ganyan. Tapos, meron akong candle dito na bigay. Tapos, meron akong mga books dito. Mahilig ako sa mga libro na ganito. Actually, mas mahilig ako sa mga ganitong libro kaysa sa mga novel. Yan yung mga... Yan. Tapos, dried flowers. Mahilig ako sa dried flowers. Ganun! Ayan na nga. Oo, ayan. At may mga walis dito yan siya. Yan. Tapos, itong... Ayan, nakikita nyo. Ayan yung mga notebook ko. Guys, mahilig ako sa notebook. Mahilig ako sa organizer. Mahilig ako sa planner. Ayan, nandyan lahat yan. Tapos, eto na yung, alam nyo na, pag medyo matanda, patanda na. May mga gamot na yan. Natin dyan. Oo, sandamakmak na mga gamot at kung anik-anik, Lola Remedios. Eto,
ang laman nito, mga ointment and all. Ayan. Ayan yung aking stash ng aking mga vitamins. Ito, mga books. Tapos, ibang toiletries. Nandyan lang yan siya. Tapos, pumunta naman tayo dito. Andito yung salamin ko na may ilaw. Tapos, ayun siya, oh. Tingnan nyo. Wow. Si Lucy. Ayan, guys. So, ito yung parang stand ko. Andito yung iba kong mga bags. Ayan. So, andyan yung mga, ano ko. Ang tawag dyan, hats. Mga yan. But parang puro black, Ate Kay. Favorite color mo po ba ang black? Talagang parang yung mga cap. Oo, ayok. Black talaga. Parang kasing ayaw ko mag-cap ng iba eh, kung hindi black. Alam mo yun. So, ayan. Meron naman ako ditong kaki na cap. Nasa na, ay, kilala kita. Nasa na yun. Ba't nawawala? Nako. Oo. Meron akong cap dyan na kaki. Nasa na kaya yun? Nasa maleta ko. Tapos yan. Yung mga sabi tanong ko ni Anik. O, diba? May mga padiwata tayo dito, mga keme. Tapos salamin. Ay, ang ganda nung nasa salamin na yan. Ito, ewan ko ba, hindi na siya gumana yung ilaw. So, ayan ang mga ano natin. Siyempre, nakita niyo, beauty door. At, teka lang, may nakawala. May nakatakas dito, chocolate. May chocolate siya. May chocolate, guys. Ayan. Kung anik-anik natin mga, kita niyo yung, di ba? Ayoko nang magulo kasi ng mga gamit. So, nandiyan lahat yan. Tapos, alam ko magugustuhan nyo itong susunod. Eto. Oh, ayan na, yung collection wow. Natin. Na mga pabag ni Mayor. Oo. Yan, ayan ang mga bag collection natin. Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo, yung mga bag na ito, pinag-ipunan ko talaga yan. Yan. Tapos, yung iba dyan, second hand. Hindi siya brand new, pinahanap ko lang or nagustuhan ko to si second hand. Ayan, nandiyan siya. So yung iba, ito nakalagay ito sa kahon. Tinanggal ko na sa kahon yung kasi pagka yung bag kasi pagka pag-init tas bigla lalamig, madaling masira, maluma. So tinatanggal ko talaga siya sa kahon niya. Kasi lalagay ko lang siya sa dust bag niya. So ayan yung mga kinakain ko pag nagugutom ako, aamuin ko tas kakain. Amoyin ko, tapos kakain ako ng kanin, ganon. Inulam na lang talaga, sininghot na lang talaga. Oo. At saka, alam nyo guys, bago ko bilhin yung mga bag na yun, pinag-iisipan ko talagang mabuti. At saka, bago ko siya bayaran or bilhin, kailangan na bayaran ko muna lahat yung bills ko. Kasi ayoko nang masanay na bibilin ko lang yan para maging parang social climber. Bad habit yun. Huwag ka talagang bibili ng mga bagay na hindi mo kayang bayaran at hindi kayang mong i-sustain. Kumbaga, live within your means. Kung ano lang yung kaya mo, dun ka lang muna. Pag kaya mo na, at saka binili ko yan kasi alam ko na kaya kong bayaran. Wow. Yun ang natutunan ko. Kasi wag ka talagang bumili ng mga bagay na hindi mo kayang bayaran. Saka kung uutangin mo lang, aba. Basta sigurado kang, ayan po, hanggang baba po yan. Ayun na nga. Sigurado ka lang mababayaran mo. Yun ang importante, di ba? Pero kung bibilin mo lang yan para makapagpasikat or wala ka naman talagang pambayad, huwag nang bilhin. It's a no-no, di ba? Yes. Kasi alam mo bakit? Sisisihan mo yan eh. Totoo. Pagsisisihan mo yan pagdating ng araw na naging gastador ka tapos wala kang naitabi para sa sarili mo or hindi mo naman pala kailangan. Katulad yan, meron ako mga binili dito na ba't ko binili to? Ayun. Ganon. Diba? Yan, nandyan siya. Tapos, etong, yan, meron akong UV bag na ginagamit ko pagka nag-taping. So, meron siyang sanitation. Oh, may pipindutin ka lang dyan. Oo. Umaandar yung UV niya and everything. Tapos, eto na, guys. Yung mga nakuha ko sa hotel. Wow. Ayun ba? Kolekta. Ayan yan. Yung nasa Shangri-La Hotel, yan siya. Ang dami, di ba? Meron sa ibang bansa eh. Ayan, no? Bakit pwede naman iuwi ang mahal-mahal ng bayan doon, ah? Oo. Ayun, sa likod, nakikita nyo yung malalaking mga bote. Ano yan, yung mga malalaking cologne, mga Spanish cologne, kineme. May liga ko dyan. So, sinasalin ko na lang siya sa atomizer. Yun. Ganon. Tapos, pakita ko sa inyo yung ito pa lang ano na to. Itong cabinet na to ay gawa yan ng World of Sammy.
kay Miss Elaine. Sa kanya ko pinagawa yung open face. Ito na yung collection natin ng pabango. So, ayan. Ayan tayo. Ito, mga regalo lang to sa akin kasi, guys, aminin naman natin, napakamahal naman ng Hermes yan siya. Totoo. Oo, pag-iisipan mo muna kung bibili ka. So, ayan yung mga collection ko ng pabango. Halos lahat, bigay lang din sa akin. Tsaka kasi hindi talaga ako bumibili, hindi mo ako talaga mapapabili ng mahal na pabango dito sa atin sapagkat ang mahal-mahal. Yung mamahalin na pabango, mas mahal pa talaga sa atin. Kaya nag-hoard ako ng mga pabango at mga gusto ko pagka nasa ibang bansa. Ayan, pag may lipad sa abroad, di ba? Oo. At saka guys, ititip ko kayo sa pabango. Kunyari, binuksan nyo na yung pabango na to, kailangan once in a while, tapos hindi nyo naman ginagamit, di ba? Pag bukas na, nabuksan nyo na. Kailangan nyo siyang spray kahit sa damit or sa air kasi mag-iiba yung amoy na niya eventually. Mas mabilis magbago yung amoy niya pag hindi nyo siya nasispray. So, yun yung tip ko. O kailangan may mga bukas kayong pabango, i-spray nyo sa unan nyo, i-spray nyo sa... Ako minsan, sa bahay, ginagamit ko yan eh. Kasi kailangan yung gamitin kasi kailangan nyo maubos yan bago siya mag-diffuse na mag-diffuse, yung hangin yung makaubos, mag-evaporate siya, tapos magbabago yung amoy niya. So yung, di ba, alam mo, pag luma na yung pabango, hindi na siya ganun kadikit, hindi na siya nag-delinger, o ayan na yung, mga kung anik-anik natin mga, o ito pa, na pa alam nyo na. Ayan na. Yung mga namat-mat ko sa ano. So ayan, syempre, puro beauty derm products yan siya. Ama kung anik at eh yun yung mga collection na yung mga iba pang mga accessories nilagay ko doon. Tapos ito usually ay mga kaadikan ko sa lotion, kaadikan ko sa pang-tan, ayun nandoon sa likod. Super anik-anik. Ayun na nga. So, ayan. Tapos ito favorite ko tong ano na to. Dahil ako ay may allergy. Meron akong allergic rhinitis, so lagi akong nagdi-diffuse ng essential oil. Para so, makikita mo sa kwarto, di ba? Talagang first amoy. Yes. Tsaka hindi lang pang-allergies kasi nga ayan yung mga essential oil ko. Mm-hmm. Pang-allergies talaga siya. So, meron akong Beauty Derm, meron akong Young Living, tsaka ito pang extra na bag. Kompleto talaga, di ba? Oo, kasi kailangan natin yan. Guys, kahit naman mumurahid yung mga ano nyo, oil nyo, or hindi siya ganun kamahal, or hindi siya ganun ka-high-end, pwede nyo rin yan kasi mapaprotektahan din kayo niyan pagka sa mga allergies or ano. Nakarelaxing or, ay kayo, no? Ang sarap tulong. Totoo. Nakakatulong talaga siya. Sa totoo lang. Yung, ayan, tas eh, ayan yung, eto, andito yung iba kong maleta. Ayan na nga. Mga pinapangang. Andito tayo, alam nyo na, may pagkain na naman. O, diba? Handang-handa. Bawal, magutom, diba? O, dahil sa mga nangyayari sa atin ngayon, o, bumili na ako ng pang-BP. Essential din, no? Tikay, no? Talagang Bili na kayo ng oximeter, ng diffuser, ng ganito. Tapos, eto yung mga kahon, na. Pakita ko sa inyo yung mga kahon ng mga kung anik-anik ko. So may label yan guys. Nilagyan ko yan ng label. Kung ano nakalagay. Necklace, hair accessories. Yan, nilagyan ko yan ng label. Yung iba nandun sa kabilang side yung label. So yan yun. May mga boxes ako. Tapos ayan yung setup. Kwarto. Ayan na yung kwarto. Setup is real. Ayan yes. Na nga. So eto na nga talaga. Tapos ayun yung pinakamaganda. Ate Kai, thank you so much sa pag-room tour mo sa amin at sa ating mga kapamilya. Talagang nakita natin ayan ang mga at mga pa-bags ni Ate Kai. At ang favorite ko din ay yung mga pa-tips ni Ate Kai na wag bibili kapag alam mong hindi kaya or hindi afford. Pag-isipan ay, true. Na, diba? True. Magandang advice niya. Nako, ang daming Ate Lalo Kai, na ngayon. Wala tayo masyadong kita. Kailangan natin pag-isipan lahat kung kaya ba natin. Mas importante, alam mo yung ang gagawin nyo, ang mas importante ngayon ay health card. Health card, vitamins. Yan, no, yan ang bilhin ninyo. Talaga, di ba, Miss? Yes! Ito na nga. Ate Kai, thank you so much for joining us this afternoon. At talagang game na game, nagpa-room tour at sa mga sagutan pa-advise sa ating mga kapamilya. Again, Ate Kai, invite mo po ulit ang ating mga kapamilya na panoorin ang Kakay Bautista in Sawi Nights. Go ahead. Ayon, mga kapamils,
mga kanguso, oh, yung mga enjoy na enjoy sa bungayangels ko. Ayan! Manood po kayo ngayong August 29, 4 p.m. yung Kakay and Sawi Nights, The Gold School. Ayan, ipapalabas po yan sa ABS-CBN Music YouTube channel, Star Music YouTube channel. Kailangan lang pong manood. Wala po kayang ibang gagawin. At kung gusto nyo talagang mapahugot sa araw na yon, pwede kayong mag-wine-wine, ganyan. Yes. Mag-emote-emote, chumika-chika with friends, alalahanin ang mga painful. Okay naman din alalahanin kasi darating ang araw, pagtatawanan nyo na lang yan. O, kung gusto nyo lang talagang makarinig ng good music and gusto nyo lang mag-emote, ayan, tutok na kayo sa August 29 ng 4 p.m. Okay? Panoorin nyo yan. Kakay in Sawi Nights. Mismo, Ate Kay. Kumbaga, kung gusto niyo ng parang pa-concert feels habang kayo ay nag-ready. Yes! Ay, mismo, pasok na pasok ang Kakay Bautista in Sawi Nights. Pero syempre, yes, before we let you go, Ate Kay, syempre, hindi namin palalagpasin na ma-feel dito sa kapamilya mga pasample ng Kakay Bautista in Sawi Nights. Pwede ba namin marinig live, Ate Kay, yung Bakit Ba Minamahal Kita? Ayan, ang ganda ng kantang yan, si Angeline. Minsan din, ano din to si Angeline? Iba din to si Angeline. Sige, guys. Go ahead. Sana maalala ko yung lyrics, ha. Sige, eto. Para sa inyo to, guys. Bakit ba minamahal kita? Bakit ba palagi mong sinasaktan ng puso ko? Nababaliw pa rin ako sa'yo. Bakit ba minamahal kita kahit na kinadaramang may mahal ka ng iba at parang bulag akong umaasa? Bakit ba minamahal kita? Ayun na, bakit ba minamahal kita? Alam mo yun, mga kapamilya, no? Ang bilis, parang may pinindot lang na button kay Miss Kakay na parang, Miss Kay, sample, bakit ba minamahal kita? Yung emosyon, yung puso, andoon agad. Bakit gano'n, Ate Kay? Na-try na ata yata ako. Diba? Oo, automatic na. Kumbaga. Ito na, last na, Ate Kay. Ang dami nagko-comment sa chat natin. Oh, ayan na nga, hugot na hugot sila. Sabi, sakit-sakit po, hashtag relate, di ba? Ayan na nga. Pero ito, sa patoy, ito yung kantang talagang sinimplihan lang, nakaupo lang. Naririnig mo ba? Ang ganda ng kanta na to. By Morissette talaga. Sample, Tikay. Huwag, huwag, huwag ka namang lumayo. Hinding-hindi ako bibitaw sa'yo. Huwag, huwag, huwag sigaw ng puso ka. Sa'yo'y hindi-hindi ako susuko. Mahal ka, naririnig mo ba? Mahal ka, naririnig mo ba? Mahal ko, naririnig mo ba ako? Eh, ito na nga, Ate Kay. Ewan ko na lang talaga. Sabi talaga. Hindi ko na lang talaga alam kung hindi pa marinig yung sinasabi talaga niyang kanta. Diba? Oh, ito pa. May nagre-request. Oh, diba? Last na. Bakit nga ba mahal? May inaamoy-amoy ako. Mga pa-essential oil muna tayo. Para kung... May nagre-request. Sige, dahil gusto niya to. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Bakit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Palakpakan, mga kapamilya. Grabe, Miss Kakay Bautista once again. Guys, kung hindi nyo pa po napapanood ang
Kakay Bautista sa We Nights. Nako, panoorin nyo na. Ayan ay mga pa-sample pa lang ng performance. Gusto nyo na ng mga pa-concert feels. Gusto nyo na talaga mga saksak puso. Hashtag relate. Hugot so. Yes. Ayan, perfect na perfect ang sa We Nights. Ate Kay. Ate Kay, maraming salamat po for joining us this afternoon. At syempre, i-promote mo din, Ate Kay, ang iyong mga social media accounts para i-follow. Yes. Thank you din sa inyo. Thank you Star Music. Thank you Kapamilya Chat. At saka guys, kung gusto niyo naman ako i-follow, may TikTok din ako. Kalimutan ko yung pangalan ko doon. Nanatin niyo. Kakaiba underscore 02 ata yung handle ko. Tapos I love K sa Instagram. Ay, ang ganda oh. May dumaan. Live na live, di ba? Tapos guys, wala na akong Twitter, pero meron akong Twitter account na bago. Kasi nga, di ba nga, alam nyo na. Tapos, ano pa yung ano ko? Nakalimutan ko yung Twitter ko, guys. Sandali lang, eto na yan siya. Sandali lang. Ayan, wait lang ha. Bago kasi yan. Kalakay 1978 ang aking Twitter. Tapos ang Facebook ko, Kakay Bautista lang. Tapos syempre, please do stream my songs on Spotify. Like, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Parang paalam na, tingnan mo naman ako. Ayan. Tsaka syempre, yung ano, yung bagong-bago. Huwag ka na magbabalik. Huwag na nadangang babalik talaga. Nako. Oo. Nako. Huwag nang babalik yan siya. Grabe. Ayan na nga. Mga kapamilya, supportahan natin, i-follow natin si Ate Kakay sa kanyang mga social media accounts. Yes. At syempre, again, ang sa We Nights, huwag niyo pong kalimutan. Friday night, mamaya, pag kayo ay nagre-relax, nag-chill, perfect, panoorin niyo na yan. At ang iba pa mga performance sa Star Music YouTube channel. Thank you po sa pagsama sa amin. Thank you! At sa lahat ng mga kapamilya nating tumutok from the very start, up until this moment, maraming salamat po sa mga nagpadala po ng kanilang mga pa-Facebook stars, YouTube superstars. Thank you guys so much. And I just want to give a shout out po to GDPH. Thank you so much for the support. Kapamilya, pray always, love one another, and if we can help and share, do it. Lagi po nating tatandaan na mas okay pag nakamask. Once again, I'm Jeremiah with our dental diva, Miss Kakay Bautista. See you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye yes, everyone. Yes, guys! Take care! Eat your vitamins! Kapamilya Chat.